Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng tatay ng kaibigan ng pinsan ko, na itago na lang natin sa pangalang Archie. Taong 1980, San Agustin, Masbate. Itong mga panahong ito, kasalukuyang manlalakbay itong si Archie sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Kinagawa niya ang bagay na yon sa pagnanais na makita ang lahat ng magagandang tanawin sa ating bansa habang siya ay malakas at buhay pa. Kasakasama niya noon ang kanyang pinsan sa ginagawa nilang paglilibot sa buong Pilipinas. Kung hindi ninyo na itatanong, ang pamilya nila Archie noon ay merong isang malawak na hasyenda. Hindi ko na babanggitin ang mismong lugar na kanyang kinalakihan, sa kadahilanang sila pa rin ang nagmamay-ari nito hanggang sa pangkasalukuyan. Dahil sa hindi na alam noon ni Archie ang gagawin niya sa kanyang yaman, kung kaya't pinili niyang umpisahan ang kanyang hilig. Sa unang paglakbay na kanyang ginawa, ay talaga namang hindi maipagkakaila ni Archie ang labis na pagkawili sa kanyang hilig. Matapos ang mga paglalakbay na yon, ay nasundan ito ng nasundan hanggang sa hindi na niya magawang matakasan ang kanyang pagkahilig. Halos nagawa ng marating noon ni Archie ang pinakadulo ng bansa na kung saan nagawa niyang masilayan ang napakagandang karagatan ng Pasipiko. Isang araw, merong iprinisinta sa kanya ang kanyang pinsan sa nais nitong puntahan. Isa yung liblib na lugar sa Masbate na kung saan wala itong gaanong koneksyon sa mga mauunlad na barangay sa kanilang lugar. Ang lugar na yon ay halos hindi nagagawang pasukin ng mga tao, gawa ng napakaraming bundok ang kinakailangang tawirin upang ito ay marating. Pahirapan din noon ang pagdaan sa dagat sa kadahilan ng wala pang gaanong makinarya noong mga oras na yon. Nang marinig ni Archie ang inalok ng kanyang pinsan, ay agaran din naman itong napukaw ang kanyang damdamin. Halos hindi na noon makapaghintay si Archie kung kaya't sa mga sumunod na araw, ay agaran din naman nilang inumpisahan ang kanilang paglalakbay. Pinili nilang gumastos noon ng malaki, nang sa gayoy madali nilang marating ang kanilang destinasyon. Habang sila ay naglalakbay patungo sa lugar na kanilang nais puntahan, ay matindi ang ginawa nilang pag-aaral upang kahit papaano'y magkaroon sila ng kaalaman tungkol sa sitwasyong kanilang susunguin. Doy, ligtas ba sa lugar na yon? Tanong ni Archie. Oo, G. Ligtas na ligtas sa lugar na yon. Huwag kang mag-alala. Magpapasama naman tayo sa mga taong may alam dun eh. Hindi tayo susuong sa lugar kung tayo lang namang dalawa. Sagot naman ni Doy. Kasabay ng pagwika nito ay ang muling pagkwento ni Dodoy tungkol sa lugar na kanilang pupuntahan. Ayon sa kanya, na napakaganda ng tanawin sa lugar na yon dahil sa pinaiikutan ito ng karagatan. Marami din silang makikitang magagandang tanawin sa lugar gawa ng pinaiikutan ito ng kabundukan. Kaya lang naman nagka-interest doon si Dodoy sa kadahilan ng merong nakatagong yaman ang lugar na yon. Ayon kasi sa kanyang mga nasagap na balita, na madali lang makuha ang kayamanan na nandoon. Kasabay ng pagwika ni Dodoy ay ang pagpakita nito ng isang mapa na kanyang nabili sa isang matandang Hapon na kanyang nakilala. Pagtingin ni Archie sa mapa, ay halos napalunok na lamang siya ng laway dahil sa napakadetalyado ng mga nakasulat roon. Sabi ko sa iyo, G, mas lalo pa tayong yayaman kung makukuha natin ang mga gintong to. Wika ni Dodoy. Sige, Doy. Ikaw na ang bahala. Tiwala naman ako sa iyo eh. Sagot naman ni Archie.
Ilang araw pa noon ang lumipas at narating na nga nila ang lugar na kanilang inaasam. Sa pagtapak dito ng dalawa ay halos punong-puno ang kanilang mga isipan ng labis-labis na kasiyahan. Animoy, nalulunod na noon ang dalawa sa yaman na hindi pa nila nagagawang mahawakan. Wala na noong pakialam sila RG sa mga peligro sa lugar, gawa ng tanging kayamanan na lamang ang pumapasok sa kanilang isipan. Nang marating na nila ang isang barangay di kalayuan sa lugar na kanilang pupuntahan, ay halos naging imposible para sa kanila ang makahanap ng taong magdadala sa kanila sa lugar na yon. Lahat kasi noon ang kanilang hinihingian ng tulong ay parati silang tinatanggihan. Dahil sa mga pangyayaring yon, ay labis itong ipinagtaka nila RG. Kahit ilang bungkus pa ng pera ang ipakita nila sa mga ito, ay hindi yun sapat upang sila ay matulungan. Ang tanging naririnig lamang nila sa mga taong hinihingian nila ng tulong ay ang mga katagang, "Maghanap kayo ng iba! Mahal ko pa ang pamilya ko! Hindi ako baliw para sumama sa inyo!" Pero kahit gano'n na ang sinasabi ng mga ito, ay hindi pa rin nagagawang makumbinsi sila RG sa panganib na kalakip sa kanilang paglalakbay na gagawin. Makalipas ang araw na yon, ay naging bigo silang dalawa upang makahanap ng taong sasama sa kanila. Ilang araw din silang namalagi sa lugar bago nakahanap ng isang taong nakapagturo sa kinaroroonan ng panauhing may kakayahan silang masamahan. Sa pagdating nila sa nasabing lugar, ay bumungad sa kanila ang isang lalaki. Putol ang isang kamay nito at nagpupumilit pa itong magtrabaho. "Ayo, magandang umaga ho." Bungad na wika ni RG. Kasabay ng pagwika nito ay ang agara namang paglingon sa kanya ng lalaki. Habang papalapit ang lalaking yon sa kanilang dalawa, ay ramdam na ramdam ni RG ang kakaiba nitong presensya. Animoy meron itong pinagdaan ng hindi kaaya-aya sa kanyang buhay. "Ano ang kailangan nyo?" Tanong ng lalaki. Manong, pwede nyo ho ba kaming mahatid sa lugar na ito?" Agarang sagot naman ni Dodoy. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagbigay niya ng isang lumang litrato sa lalaki. Yun lang kasi ang tanging hawak nilang litrato upang matukoy ang lugar na nais nilang puntahan. Nang masipat ng lalaking yon ang lugar na kanilang hinahanap, ay tanging pag-iling-iling lang naman ang ginawa nito. "Gusto niyo bang mamatay? Kung gusto niyong mamatay, kayo lang! Huwag na kayong mandamay!" Wika ng lalaki. Nang marinig ito nila RG, halos napuno sila ng katanungan sa kanilang isipan. Hindi nila inaasahang gano'n ang sasabihin sa kanila ng lalaking yon matapos nilang maipakita ang lumang larawan. Nang mapansin nila RG na wala na sila noong pagpipilian, kung kaya't pinili nilang mag-isip ng paraan upang magawa nilang mahikayat ang lalaki. Nang makita ni RG ang sira-sira nitong bahay, ay agaran din naman itong inilabas ang isang bungkos ng kanyang salapi upang akitin ang lalaking yun. "Handa akong magbayad ng malaki, kapalit ng iyong serbisyo. Heto ang paunang bayad kung pauunlakan mo ang nais ko. Isipin mo na lang, Ginoo, kung ano ang magagawa ng ganito kalaking salapi sa iyong pamilya." Wika ni RG, sabay abot ng perang kanyang hawak. Nang makita ito ng lalaki, halos hindi nito maipagkaila ang labis-labis na pag-aasam sa hawak na pera ni RG. Ilang minuto din yung tumahimik upang mapag-isipan ng maigi ang kanyang sagot sa alok nito. Nang tuluyan na itong makapag-isip, ay doon na ito nakipag-usap ng maayos sa magpinsan. "Sige, ihatid ko kayo. Pero hindi ako tutungo sa sitio.
Kung gusto ninyong pumunta, ay matyaga akong maghihintay sa inyong pagbalik sa huli nating pinagkitaan. Yan lang ang maitutulong ko sa inyo, kung kaya't naway ito ay inyong maintindihan. Wika ng lalaki. Nang marinig ito nila RG, ay napangisi lang naman ang mga ito dahil sa tuwa. Mas mabuti na ang ganon sa kadahilan ng ayaw din nilang umuwi ng walang napupuntahan. Matapos nila noong makausap ay maigi nilang pinagplanuhan ang tungkol sa araw ng kanilang pag-alis. Ayon sa lalaking yon, na mas mainam umalis ng Sabado upang marating nila ang lugar ng Linggo. Wala na itong binanggit na ano pamang detalye sa kanilang paglalakbay. Alam noon nila RG na meron itong sikretong tinatago, pero hinayaan na lamang nila ito, alang-alang sa kanilang misyong nais nilang makumpleto. Bago pa man lumipas ang mismong araw na yon, ay matagumpay na nilang napag-usapan ang kanilang plano. Bale, dalawang araw na lamang noon ang kinakailangan nilang palipasin upang magawa na nilang umpisahan ang kanilang paglalakbay na inaasam. Sa pagsapit ng Sabado, maaga pa silang umalis sa baryo. Dala-dala nila ang lahat ng kanilang mga kinakailangang gamit na maaaring makatulong sa kanila sa oras ng pangangailangan. Ang lalaki namang magtuturo ng daan ay puro patalim ang dala na para bang meron itong pupuntahang laban. Dalawa ang dala nitong sundang at meron itong nakasabit na talibong sa kanyang likod. Hindi naman ito gaanong pinansin nila RG upang hindi na maantala ang kanilang paglalakbay. Ilang oras pa ang lumipas at tuluyan na nga silang nakalayo sa baryo. Habang patuloy sila noong naglalakad, ay doon na napansin nila RG ang ganda ng kalikasan. Ayon sa kanya, na sa unang bundok na kanilang tinahak, ay meron itong napakalawak na patag na lugar na merong mga talahib na hindi gaanong kataasan. Napakarami din itong katabing iba pang bundok na siyang mas lalong nagpapaganda ng buong paligid. Habang tinatahak nila ang daan na yon, ay panay naman ang pagngisi ng dalawa dahil sa labis na kagalakan. Tingnan niyo ho maigi ang inyong dinaraanan. Baka makaapa kayo ng ahas. Tandaan ninyo, malayo tayo sa baryo at walang gamot dito. Paalala ng lalaki. Nang marinig ito nila RG, ay pinili ng mga itong ibaling sa daan ang kanilang mga paningin. Sa pagsapit ng tanghali noon, ay pinili nilang magpahinga na muna ng panandalian upang kahit papaano'y maibsa ng kanilang pagod. Pinili na din nila noong pagsaluhan ang kanilang dalang pagkain na sakto lamang para sa kanilang tatlo. Sa paglipas ng araw na yon, ay matagumpay namang narating nila RG ang lugar. Ang lalaking kanilang kasama ay piniling manatili sa loob ng kakahuyan upang maghintay sa kanilang pagbabalik. Binigyan lamang sila nito ng dalawang araw na palugit upang magawa nila ang kanilang pakay. Habang naglalakad ang dalawa, panay namang pagsipat nila sa paligid upang alamin ang lugar na tinutukoy sa mapa. Habang hindi pa nila noon nararating ang baryo, ay halos purong katuwaan lamang ang pumapasok sa kanilang isipan. Animo'y hindi nila nagawang maisip ang kalakip na peligro sa pagpasok sa sitiyong wala silang kakilakilala. Kalahating oras pa noon ang lumipas, at tuluyan na ngang narating nila RG ang lugar. Sa pagpasok nila sa sitio, bigla silang natigilan nang masipat nilang labis-labis ang dumi ng paligid. Animo'y walang taong nakatira sa lugar na yon, na siyang labis naman nilang ipinagtaka. Siguro matagal nang umalis ang mga tao rito.
wika ni RG. Siguro nga, no? Pero mabuti na yan. Para walang hadlang sa gagawin natin. Di ba? Sagot naman ni Dodoy. Matapos nilang makapag-usap, pinili nilang ipagpatuloy ang kanilang paglalakad upang malibot ang buong paligid. Panay pa sila noong nakikipag-usap sa bawat isa na parabang wala silang nararamdamang kaba. Nang marating nila ang dulo ng sityo, ay bumungad sa kanila ang mga taong nakatayo sa ilalim ng punong danakit na halos hindi nila nakikitaan ng paggalaw. Napakadilim noon sa ilalim ng puno sa kadahilan ng napakarami ng sanga nito. Halos hindi na nagagawang tumagos ng liwanag ng araw sa lugar na siyang labis na ikinamangha nila RG. Nang tangka nila noong lalapitan ang mga taong kanilang nasilayan, ay bigla na lamang silang napatigil nang makaamoy sila ng napakalansang amoy sa buong paligid. Kasabay ng pag-amoy nila sa napakabahong hangin ay ang paglisik ng mga mata ng mga panauhing kanilang nakita. Dahil sa mga nakita nila noon, kung kaya't biglang nawala sa kanilang isipan ang hinahanap nilang kayamanan. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nagwika ang isang lalaking nakita nila RG gamit-gamit ang kanilang orihinal na dialekto. Hindi nagagawang maintindihan ng dalawa noon ang sinasabi ng mga ito, kung kaya't wala silang kaide-ideya sa mga nais iparating ng mga tao sa sityo. Sa pagsapit ng hapon, ay halos pagkumpulan sila ng mga taong yon na parabang yon ang unang beses na makakita sila ng tayo. Labis naman itong ikinatuwa nila RG na tila ba wala silang kaide-ideya sa buong pagkatao ng mga ito. Sa pagsapit ng gabi, nagawa pa silang patuloyin sa isang maliit na kubo upang malaya silang makapagpahinga ng maayos. Dahil sa init ng pagtanggap ng mga ito, kung kaya't labis naman itong ikinatuwa nila RG. Sa paglalim ng gabi noong mismong araw, ay halos hindi niya magawang makatulog nang sa hindi maipaliwanag na dahilan. Animoy nais na noong matulog ng kanyang katawan, pero pilit itong hinahadlangan ng kanyang isipan. Ilang minuto pa ang lumipas, at biglang nakarinig itong si RG ng pag-ungawan sa buong paligid. May mga babae din noong nagsisiiyakan na parabang merong hindi kaaya-ayang nangyayari sa baryo. Dala ng kanyang kuryosidad, ay ninais niyang sumilip sa siwang ng kubo upang masipat ang mga nangyayari. Pagsilay niya sa labas ng sityo, laking gulat na lamang niya nang masilayan niya ang lahat ng nakatira sa lugar na yon na nakatitig sa kanilang kinaroroonan. Ang iilan sa mga ito ay naglalaway ng walang tigil na parabang itinuturing sila nitong mga pagkain. Dahil sa mga nasilayan noon ni RG, ay parabang ninais na lamang niya noong umalis kinaumagahan. Sa paglipas ng oras noong gabi, ay tuluyan na ngang naging buo ang kanyang desisyon na huwag nang ituloy ang lahat ng kanilang binabalak. Sa pagsapit ng umaga, ay naging normal naman ang pagtrato sa kanila ng mga taglugar. Nagawa pa sila nitong mabigyan ng pagkain na siyang labis namang ikinasaya ni Dodoy. Walang kaide-ideya noon si Dodoy sa mga nangyayari, kung kaya't pinilit ito ni RG na pagbawalang kainin ang pagkaing ibinigay sa kanila. Pero dahil sa matigas ang bungo nito, kung kaya't hindi nito nagawang makinig. Ano ba naman, G? Nagugutom ako tas pipigilan mo ako. Maayos ka naman. Irritabling wika nito. Habang nilalantakan noon ni Dodoy ang pagkaing yon,
ay pilit namang nilalabanan ni RG ang napakasarap na amoy ng pagkain. Kahit gutom na siya noon, ay pilit niya itong tiniis, alang-alang sa kaligtasan ng kanyang sarili. Ang naiisip niya kasi noon na maaaring merong laso ng pagkaing yun. Sa pagsapit ng hapon noong mismong araw, ay tila ba biglang nag-iba na lamang ang naging ugali nitong si Dodoy. Hindi na niya ito makausap ng maayos at palagi na lamang itong nakatitig sa malayo. Pilit niya itong pinagsasabihan na lisani na ang lugar na yon. Pero para bang hindi nito nagagawang pakinggan siya. Sa pagsapit ng gabi, ay doon na nga nangyari ang hindi kaaya-ayang karanasan nitong si RG. Habang sila ay nagpapahinga noon, bigla na lamang siyang napabangon sa papag nang marinig niya ang isang kalabog sa dingding ng kubo. Sa pagsilip doon ni RG, doon niya nasipat ang lalaking naging kasama nila sa paglalakbay. Lumabas na kayo dyan. Halina kayo. Uuwi na tayo. Wika nito. Kasabay ng pagwika nito ay ang dahan-dahan naman itong pagsira ng dingding ng kubong tinutuluyan nila. Gawa lamang sa dahon ng nyog ang dingding nito, kung kaya't naging madali para sa kanya na ito ay sirain. Nang mahawakan niya ang kamay ni RG, agaran din naman niya itong hinila ng walang pagdadalawang isip. Matapos makalabas ni RG sa kubong yon, ay agaran din naman silang kumaripas ng takbo ng walang pagdadalawang isip. Pilit pa siya noong bumibitaw sa pagkakahawak ng lalaki para balikan ang kanyang pinsan, pero hindi siya nito pinakinggan. Gusto mo bang bumalik doon para mamatay? Tingnan mo ang nangyari sa isa kong kamay. Kagagawa nito ng mga demonyo. Pasalamat ka. Nagmagandang loob pa kung iligtas ka. Kaninang umaga nakita kong kumain ng pagkaing inihanda ng mga taga-sitsyo ang pinsan mo. Kung kaya't ituring mo tong patay na! Wika ng lalaki habang sila ay tumatakbo. Matapos itong marinig ni RG, ay halos hindi na nito nagawang makapagsalita dahil sa labis na takot. Ilang minuto pa ang lumipas, muli silang nakarinig ng mga pagsisigaw at pag-iyak sa buong paligid. Kasabay ng mga tinig na yon, ay ang pagramdam nila ng mga nilalang na humahabol sa kanilang likuran. Halos walang tigil ang mga ito sa kanilang pananakbo, kung kaya't pinili ng lalaking yon na ilabas ang kanyang medalyong itinatago. Sa paglagay nito sa kanyang mga kamay, ay ang pagtigil naman ng mga nilalang na nananakbo sa buong paligid. Nang maramdaman nila ang pagtigil nito, ay pinili nilang muling kumaripas ng takbo upang tuluyang makatakas sa mga aswang. Hindi pa man sila noon tuluyang nakakalayo, ay biglang merong matandang nagwika sa kanilang likuran. Pupunta-punta kayo rito. At aalis din naman kaagad kayo nang walang paalam. Tingnan mo itong kasama mo. Hindi ka ba naaawa sa katayuan nito? Magiging masaya ang aming sitio dahil merong kaming isang malusog na pagkaing pagsasalu-saluhan. Wika ng matanda. Nang marinig ito nila RG, ay pinili nilang huwag na lamang itong lingunin upang maiwasan ang mga ibinabato nitong tigalpo. Ilang minuto pa noon ang lumipas, tuluyan na ngang nakalayo silang dalawa dahil sa tulong ng medalyon ng lalaki. Halos, hindi nila noon nagawang magpahinga sa kadahilan ng labis-labis ang takot na kanilang nararamdaman. Huli na nang malaman noon ni RG na ang pinuntahan pala nila noong sitio ay isang pugad ng mga aswang. Kung hindi siya noon nagawang iligtas ng lalaking naghatid sa kanila sa lugar, ay siguradong pinagpipiestahan na ng mga aswang
ang kanyang katawan. Sa pagbalik niya sa kanyang tahanan, ay halos hindi na niya nagawa pang makalimutan ang tungkol sa pangyayaring yun. Doon na din tumatak sa isipan ni RG na hindi lahat ng lugar sa bawat Pilipinas ay ligtas puntahan. Ngayong nasa modernong panahon ng nabubuhay itong si RG, ay patuloy pa rin siyang naniniwala tungkol sa mga aswang. Lalong-lalo na sa isang sityong minsan nilang pinuntahan na isa pa lang, pugad ng mga aswang. Okay, alam nyo ba, trivia lang. Na yung sinasabing kayamanan dun sa mapa merong mga nakakuha. Hindi ko lang alam yung eksaktong kwento, pero may grupo ng mga kalalakihan ang nakakuha nun. Tapos ang malupit pa nito, mga ordinaryong tao lang yon na merong alam na mga aral. Yan yung mga aral natin sa kanan. Tapos may mga mutsa rin yun. Sila yung nakakuha, pero masakit. Hindi sa kanila napunta. Sa gobyerno rin. Kaya parang baliwala rin, no? Kahit nakuha nila yung kayamanan na yon. Pero yun nga, after mo daanan yun, yung sitio ng mga aswang, yung pugad na yun, yung punong sinasabi, doon, parang nasa likod nun, may kuweba yun eh. Tapos doon sila pumasok, ang dami nila nakuha ang kayamanan nun. Parang konting bahagi ata ng Yamashita Treasure. Marami rin. Siyempre, gaya ng pangako ko, shoutout natin para sa mga random subs natin na nag-comment sa pinned comment ko. Andyan sina Dimple Zumi, Jeffrey Perante, Sharon Retizo, Nordic Baez, Burn 25, Mia Crisostomo. Shout out natin yung anak niya na si Tonet at Andre Palau family. Yan. Si Jordan M. Ikawat, Charles Angelo Tito, Glines Bolaños, Sergio Orlando Calbu, Curazuñiga, Archie Divino, Jeric Ferrer, Andy Boy CM, Analiza Recaport, Ad Caligurian, Thick Boy Place, Lealin Corpus, Carmelita Mabanag, Calix Evan Ordonez, Ayang Bornasal, Aya Flores, Mateo TV, Herman Shoson, Raymond Mindaros, Beltran Dalen Jr., Sheila De Pedro, Alex Torres, Yani Exhort, at kay Monaline Balansag. Yan yung mga hindi nabanggit. Comment na lang ulit kayo sa pinned comment na gagawin ko dito sa video na to para sa susunod meron kayong shoutout. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.